Okay guys, this time turuan ko naman kayo kung paano i-set up yung ating tinatawag na custom audience and lookalike audience. Okay, syempre unang-una, kailangan nakalagin pa rin tayo sa ating Facebook profile or personal Facebook account. After nun, punta ka sa new tab, then type mo lang facebook.com / ads manager. Ayan. So punta lang kayo dyan, i-type nyo sa inyong web browser. After nito, ayan, so makikita nyo ulit sa taas, di ba? Ayan, naka-personal ad account tayo, no? Juan de la Cruz personal ad account. Ngayon, bahala ka kung anong gagamitin mo, personal ad account ba or yung ginawa mong business manager. Ngayon, in this video, papakita ko kung paano gamitin yung ating, same lang yan kung anong gagamitin mo, Facebook personal profile or personal ad account or yung ating business ad account. So dito, gagamitin natin yung business ad account. Yan. So wala pa akong ads na nagra-run. Ngayon, yun nga, hindi pa naman tayo magra-run ng ads. So, hayaan nyo muna tong create button. Hayaan nyo lang muna siya dyan. So, una nyo gagawin, click nyo yung business tools, yung 9 dots. So, wag nyo muna pansinan yung create dyan. So, expand natin to. Ayan. Ah, wala naman palang kwenta yun. So, business tools. Ayan. Punta tayo sa business tools and punta po tayo sa audience. Ayan. Click nyo yung audience. Ayan. So, click nyo yung audience. Ngayon, halimbawa hindi nyo makita yung audience. Okay? Wala dito, wala dyan sa business tools. Pwede nyo i-type yan. facebook.com/adsmanager yan / audiences. Yan. So, hindi nyo makita, no? Okay, ito pala. And facebook.com/adsmanager/audiences. So, pwedeng i-type nyo na yan direct sa ating bet siya nag-Google search. Dapat new tab siya. Ayan. Okay. So, enter nyo lang sa web address. Then, dun pa rin ang diretso nyo. Sa audiences pa rin ang diretso nyan. Okay. So, sa Juan de la Cruz, so, nasa personal FB or personal ad account yan. Ngayon, same or ad accounts. Siyempre, gagamitin natin yung ating ginawang business manager ad accounts. Yan. So, ganun lang. Halimbawa, nawawala yung audiences na tab. So, wala siya dito. Wala siya sa tools. At least, alam nyo kung paano pumunta sa audiences. Okay, nasa audiences na tayo. Ang titingnan nyo dito, ito. Create audience, so may drop down yan. So maraming klase, may custom, lookalike, special ad audience, and save audience. Ang gagalawin lang po natin dyan yung custom audience and lookalike audience. Okay. So ayan, sample, syempre unahin natin yung ating custom audience. So click lang po natin yan, then may mga nakalagay na po dyan na sources. So pwedeng ang sources natin ng audience as ay sa website, app activity, offline activity, customer list, kung may mga list of emails ka na, pwede rin. Pero since bago pa lang kasi yung Facebook account na to, yan, hindi pa siya nakiklik, no? Nakalagay dito feature is unavailable. So maybe sa iba sa inyo, since bago pa lang din kayo, wala pa kayo niyan, customer list. So ito yung list of emails. For example, may lead magnet kayo, nag-download sila ng something or nagbigay sila ng emails sa iyo, no? Syempre, meron kang PDF files niyan. I-upload mo yan dito. Okay? Ngayon, other sources is from Facebook. Pwedeng galing sa video ads. Ayun. Oops, nawala. Balik tayo doon. Pwedeng galing sa video, pwedeng sa lead form kung may website ka. Instant experience sa loob yan ng Facebook din.
shopping, Instagram account events, Facebook page, and on Facebook listings. Actually, ang maganda lang talaga gamitin dyan, kung may website ka na, website. Ngayon, kung ang source mo palang is Facebook page, so wala ka pang ibang pagkukunan, so dito ka sa baba. Tatlo lang pwedeng gawin dito, or I think dalawa yung the best na gawin. Yung isa video, and yung isa Facebook page. Okay? Yung video, nasa loob rin naman yan ng Facebook page. Okay? So, talagang kung titingnan, magfo-focus tayo ng ating sources sa loob ng Facebook page. Okay? So, click lang natin itong Facebook page. Ayan. So, before we start, para saan ba itong custom audience? Yung custom audience na to, kukuha tayo ng data. Okay? Data or audience. Data of audiences na galing sa Facebook, di ba? Facebook page. Yung data na yon kukunin natin, parang ipapakita natin kay Facebook pag nag-run tayo ng ads na, hey Facebook, ibigay mo sa akin yung ganitong mga klaseng audience. Okay? For example, sa loob ng Facebook page, anong klaseng ayan, FB Ads Marketing. So dito yung page na to. Ayan, di ba nakalagay diyan page. Piliin mo lang yung page na pagkukunan mo ng data. Okay, for example lang ang business mo ay tubig or yung water refilling station. So meron kang Facebook page niyan, di ba? So pwedeng diyan ka kumuha ng data, or kung ikaw ay digital marketer din, so meron kang page about digital marketing, pwede kang kumuha ng data doon. Okay? So for example lang naman, tungkol sa water refilling yung kukunin natin data. Ang gagawin natin dyan, pipiliin natin to, click natin to, everyone who engage with your page. So hindi lang ito yung option mo, maraming option. Click mo lang yung drop down menu. So pwedeng kukunin natin data yung mga nag-visit sa page mo. Pwedeng yung nag-engage dun sa post or ads mo. Pwedeng kunin natin yung data na nag-click ng action. For example, yung learn more button, message button. Ano pa ba yung mga ibang call to action dun? Yung call now button. May mga ganun. Pwede rin na gamitin na kunin nating data yung mga nag-send ng message sa page mo. And yung mga tao na nag-save ng page mo or ng post mo. Okay? So, marami yan. Pero, I suggest and highly recommended na piliin mo ito. Yung people who sent a message to your page. Okay? So, people who sent message to your page. Kasi, ang gagawin natin, yung pinaka... Ang gagawin kasi nating ads, yung pinaka-efficient. So, mas makakatipid tayo. And at the same time, magbibigay ng results at magbibigay ng sales. Okay? So, ayoko magsayang kayo ng pera na kung saan-saan lang kayo pipili dyan. Okay? Itong tutorial na to, ibibigay ko yung talagang tested na hindi mo na kailangan mag-experiment pa. Ano yung effective dito sa mga to? Okay? So, ang goal natin dito, mag-create tayo ng Facebook page custom audience, and ang kukunin nating data is yung mga nag-message sa page. And then, ang gagawin natin mamaya na ads campaign is messaging. Okay? Kaya pinili natin itong people who send message to your page. Bakit people who send message to your page? Kasi mas malaki ang chance na bumili, or mas interesado yung mga taong yan na bumili ng products or services mo. Kasi nag-message na sila sa iyo sa page. Tama? Hindi mo kukunin yung mga people who engage with your post or ad. Kasi pwede nag-like lang sila, pwede nag-comment, nakisaw-saw lang, hindi naman talaga bibili. Ngayon, mas mataas ang chance na bumili ang isang tao kung nag-message sila sa page. Talagang interesado yan malaman ano yung produkto o serbisyo na in-offer mo. Ngayon, click mo lang yan, and then nakalagay dito in the past 365 days. So, pwedeng baguhin to. Pwedeng sabihin natin na 30 days lang. Sa loob ng 30 days, yung lumipas na 30 days, kukunin mo yung data ng mga tao na nag-message doon sa page mo. Ngayon, ang tanong, paano kung halimbawa kakagawa ko lang ng page ngayon? As in, bago pa lang, wala pang data, wala pang like,
walang message, walang kahit anong engagement. So para sa akin, hindi mo na kailangan gumawa ng page custom audience, no? So pwedeng halimbawa bagong-bago pa lang yung page mo, fresh pa rin lahat, as in wala pang engagements, pwede mo i-skip na tong video na to, wag mo nang gawin to, okay? Pero halimbawa mayroon ka ng page na at least 1 month or 2 months, 3 months, mas okay nga mga 3 months na eh, okay? Mas okay kung 3 months na gagawin natin 90 days to. Yan. Kasi mas makukuha ni Facebook yung data na mas accurate kung medyo matagal na yung page. At least 90 days, medyo ibibigay na ni Facebook yung tamang audience para sa business mo para mas magbigay ng sales sa ads na gagawin mo. Okay? So para sa akin, 1 month, 2 months, 3 months na page, okay na yun. Ngayon halimbawa, mayroon kang page na matagal na, let's say years na. So pwede mo isagad na to, 365 days. Kumbaga yung data sa loob ng buong taon, kukunin mo. Then si Facebook bahala na siyang magbigay sa ng audience na, "Oy, hey, ano, Brian, ito yung mga audience na to. Ito yung interesado sa business mo na mga nag-message sa loob ng isang taon." Okay? So mas mahabang panahon, mas accurate. Pero para sa akin, sapat na yung 90 days. Yan. 90 days na custom audience, okay na yun. Kahit matagal na yung page mo, kahit matanda na yun, marami ng messages na dumaan. Para sa akin, pinaka-effective yung medyo recent pa. Yung medyo fresh pa, at least, di ba, mga 3 months. Okay? So, para sa akin, people who send message to your page in the past 3 months or 90 days. So, yan yung medyo effective. Ngayon, halimbawa, nag-run ka ng ads. Ito yung custom audience mo. 90 days. Tapos, napansin mo, parang hindi naman nag-engage yung mga audience, no? Pwede mong gawin 365 days. Isagad mo na. Okay? Kasi baka ang nangyari, kakaunting data lang yung nakuha ni Facebook. Kaya, ganun yung performance ng ads mo. Okay? Pero kung halimbawa, magra-run ka pa lang sa simula, try mo muna 90 days. Talagang yan yung magandang magandang results na binibigay sa akin, no? Based on my experience, 90 days yung magandang results kaysa dun sa 365 days. Okay? Ngayon, name your audience. Any name, okay? Pero for your reference, Tubig Ads Messaging. Messaging in 90 days. Ganyan lang. So kahit anong audience naman, pangalan lang naman 'to ng audience. So wala namang kaso 'yan pag nag-run ka. And then after niyan, ina-set up mo na siya, pwede ka na mag-create audience 'yan. So nakalagay po dito, your custom audience was created. So pwede kang mag-create na ng lookalike audience. Sa ngayon, wag muna. Click mo yung done, okay? Then makikita nyo dito, ayan, ito yung ginawa natin na custom audience, tama? Yan yun. So nakalagay dito, size. So ito lang yung check nyo lagi. Yung size niya, populating, below 1,000 pa. Kasi hindi pa tapos. Kumbaga, pinaprocess pa lang ni Facebook yung audience mo. Hinahanap pa lang niya, binabasa pa lang niya yung page mo kung ilan yung total na nag-message sa page. Then availability, ready naman na siya. Pwede ka nang gumawa ng lookalike audience, no? So nakagawa na tayo ng custom audience. So next natin gagawin is lookalike. Pwede na tayo mag-proceed. Yun nga lang, mas okay kung patagalin mo pa siya ng mga 1 hour itong custom audience bago ka gumawa ng lookalike. Okay? Kasi konti pa lang yung data na nakukuha ni Facebook eh. Although, ano naman to, nag-accumulate naman siya. Pero para sa akin, based on my experience, binababad ko muna siya ng mga 1 hour. Hinahayaan ko muna siya. Then, pagbalik ng 1 hour, ganito pa rin naman, populating pa rin yan. Matagal mag-populate pag custom audience talaga. Matagal lang populating yan. Pero at least, after 1 hour, may mga nakuwang data si Facebook na maganda. Okay, after 1 hour, pwede ka nang gumawa ng lookalike. So, gawa na tayo ng lookalike. Ayan.
So sa lookalike, nakalagay po dyan, select your lookalike source. Yan. Click nyo lang tong ano, yung blanco. Yan o. Mahabang blanco. Click nyo lang dyan sa loob. Yan. So may lalabas. Value-based sources and other sources. So ngayon, nasa value-based sources tayo. So hindi yan yung gagamitin natin ha. Click mo itong other sources. So click mo yan. Then, may kita mo yung mga custom audience na ginawa mo. So kanina, ginawa natin custom audience is Too Big Ads Messaging in 90 Days. So ito yung title, di ba? So yan yung i-click natin. Yan. So okay na yon. Nakapasok na yon. And then, select audience location. So dito, click nyo lang din itong blanco. For example, target mo is Philippines. Type mo lang Philippines. Yan. Then, select mo lang siya. Piliin mo lang yung Philippines. Okay. Then, click mo lang sa labas para mawala yung search button. Yan. Okay. Ngayon, halimbawa, may mga products ka gusto mo i-offer international. Hindi ka pwedeng mag-enter ng another country dito. For example, Saudi Arabia. Wag na wag mong gagawin to. Yung dalawang country sa isang audience location. So, magkakaproblema po tayo dyan sa results. So, make sure na gagawa tayo ng lookalike audience. Pwede ka naman gumawa ng maraming lookalike audience na iba't ibang bansa. Okay? For this lookalike audience, gawa lang tayo ng isa. For Philippines, exclusive for Philippines lang. Then, sige mamaya, gagawa tayo ng para sa ibang bansa naman. Ito, select audience size. So, dito, nakalagay dyan, 0, 1, 2, hanggang 10%. Tinesting ko na yan hanggang 10%. Then, gumawa ko ng ad sabay-sabay. Ang nagbigay na magandang results, yung 1%. So, hindi yan sa laki ng size, no? Mas accurate kasi kung mas maigsi or mas maliit yung size ng ads natin, yung audience natin. So, kung pipiliin nyo, 1, 2%, 3%, for me, mag-focus lang tayo sa 1%. Okay? Para maganda yung results. Pag okay na, na-click na natin yung lookalike source, yung country, then 1%, then click create audience. Yan. So, kung mapapansin nyo, yan, meron na siya nakalagay, lookalike, 1%. Ayan. So, lookalike, 1%. Yung ginawa natin kanina to. Ito rin yun. Pero nagkaroon lang siya ng lookalike na 1%. Ayan. So, populating. So, same din. So, gano'ng katagal ng populating? So, usually, tumatagal po yan ng mga ilang oras. Hindi naman tumatagal ng isang araw, no? Try nyo lang mga, balikan nyo mamaya ng mga 1 hour or 2 hours. Pag wala pa rin, balik kayo ng another 1 hour. So, pag okay na yan, wala na nakalagay na populating, pwede ka nang gumawa ng ads. Okay? So, ngayon, try natin, di ba yung Philippines ginawa natin kanina? So, try natin gumawa ng ibang bansa naman. So, ganun pa rin. Click natin to. Other sources. Then, yung Too Big Ads Messaging in 90 Days. Yan. So, for example, ito, Saudi naman, hindi na Philippines. So, para lang to sa mga gustong i-offer yung business nila sa ibang bansa, no? Yan. Okay. So, yan, Too Big Ads 90 Days, Saudi. Tapos, 1%. So, kung makikita nyo lumiit, kanina estimated size is 1 million. Ngayon, nasa 237,000 people pa lang. Kasi, yung mga nag-message sa page ay mga Pinoy. So, kung kanina, nilagay natin sa Philippines, 1 million yung na-reach niya ng mga Pinoy. Kasi pure Pinoy yon. Ngayon, since Saudi Arabia, ang estimated reach is 237,000 na lang. Kasi, yun nga, hindi naman lahat ng tao doon ay Pinoy. No? Okay? So, huwag kayong magtaka kung mas maliit yung estimated reach pag nilagay mo yung ibang country. Tapos, yung page mo is local. Ayan. So, ayan siya. Ngayon, kung nalilitan kayo, para sa akin kasi ang estimated reach, mas okay kung mga 500,000, 800,000, 1 million. So, pwede kayong mag-add dito, mga 2% hanggang mag 1 million. Ayan. So, pwedeng 4% to 5%. Para ma-reach lang natin yung estimated reach na 1 million. Ayan. Kasi 200,000 napakaliit.
maliit na data lang kasi nakuha ni Facebook. So, possible na hindi mag-perform ng maayos yung ating ads. Okay. So, ito, hindi ko na ipuproceed to, hindi ko na i-create audience yan. At least alam nyo lang na wag sabay-sabay gumawa ng lookalike audience na iba't ibang bansa. Okay? Isang lookalike audience, isang country lang. Okay, so I hope it clear. Yan. Ngayon, wait lang natin tong lookalike na mag-populating. So matatapos yan mamaya. So try natin refresh. Yan. So wala pa rin. So matagal talaga to. So wag nating hintayin. Pwede tayong magkape muna, magmeryenda, no? Wag nating hintayin 'yan kasi matagal talaga 'yan. So pwede tayong gumawa ng ibang bagay muna. Okay? So ganyan lang kasimple yung ating custom and lookalike. So by the way, ang lookalike hindi ko pala nabanggit. 'Di ba may custom audience tayo? Hindi natin gagamitin sa ads yung custom audience. Okay? Kasi ito existing audience na to na meron tayo. Ngayon, yung purpose nitong lookalike para sa mga di nakakaalam, ang purpose niyan, parang sinasabi mo kay Facebook, Facebook, bigyan mo ako ng mga audience na katulad nung mga nag-engage sa page, yung katulad ng custom audience ko. Ngayon, ang binigay ni Facebook, di ba, million? So, yung million na yon, yun yung mga possible na mag-message din sa'yo na interested sa products or services mo. Okay? Kumbaga, dito sa custom audience, limited lang, mga thousands lang yan or hundreds. So, kung sila lang tatargetin ang tatargetin mo, hindi magpe-perform ng maayos yung ads, no? Possible na hindi nila pansinin yung ads mo kasi nga kakaunti lang. Sa business kasi, numbers game talaga. Mas maraming audience, mas mataas yung chance na may bumili sa products or services mo. Ngayon, doon na papasok yung lookalike kasi si lookalike pinaparami niya or hinahanap niya yung mga possible customers doon sa products or services mo. Okay? So, si lookalike, siya yung pinaka kailangan natin para mag-run ng maayos yung ating ads. Okay? Kasi ito, quality na ito eh. Quality na yung makukuha nating, kasi na yun, ito. Quality na yung makukuha nating audience. Okay. So, wait lang natin siya matapos ng populating. After mag-populate, so, nakalagay na dyan is, nakalagay dito, not available. So, possible, may problema. Ngayon, wait natin tong mag-populate yung ating look-alike. Itong custom audience, hayaan nyo mo lang siya. Wala nang kwenta yan. Okay? Huwag nyo hintayin matapos ang populating kasi hindi yan matatapos talaga. Matagal po yan. Okay, ang hihintay lang natin dito, look-alike audience na matapos. Kasi meron niyang fixed value or fixed estimated reach lang na 1 million. I think 1 million lang siya kanina. So, after nun, okay na siya. Pwede na siyang i-run sa Facebook ads. Okay? So, yun lang sa part na to. Kapag okay na, pwede ka na mag-proceed sa ating next tutorial.